Hello, what is up mga mom, sir, sir, mama? Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the 1 scale Wonder Woman from Fun Joy. Maraming salamat, Sir Mark of Laruanan, for providing this action figure for unboxing, review, and customization. Yan, maraming salamat din, client, for buying this Wonder Woman na i-customize ko na ngayon. Well, actually, hindi ko pa alam kung anong color combination ng gagawin natin dito, pero magre-research muna ako kung anong pwedeng gawin. Try natin baklasin tong kanyang mga parts niya. I think pwede naman to anahin eh. I-disassemble. Yung mga parts niya, meron pa siyang alt head, alt arm, alt hands. Ganda yung shield, ang ganda. Tapos extra whip. Dalawa pa yung whip niya. Meron ko sculpted tsaka yung plastic na wire. Or plastic, sculpted plastic na bendable. Tapos maganda yung sword niya. Okay, gamit tayo ng alligator clips and blue tack para i-separate yung mga pieces para ma-prepare na natin siya for spray paint. Okay, tapos na tayo mag-spray ng primer using black flat black number 04 flat black. Tapos ito na yung mga pieces natin. Ito yung shield. Ito na yung kanyang skirt armor, body armor. Ito mga black to kasi wala namang skin na tatamaan. Pag mayroong skin na tatamaan, ang ginamit kong primer, flat clear. Ang gagawin natin dito, i-hand brush na lang natin yung primer na black. Doon sa mga armor types niya. Gagamitin natin paint for dry brushing, Vallejo acrylic metal color, airbrush color, grease metallizado 77.720 gunmetal gray. Okay, lapitan tayo ng konti sa palette. Tapos, ito yung brush na gagamitin natin for dry brush. Round brush siya, pero flat yung top. Tapos, kuha lang tayo ng paint. And make sure na merong pigment yung sides ng brushes, ng brush. Tapos, kailangan nyo ng paper or cloth. Tanggalin nyo yung moisture ng paint. Make sure na meron ding load yung paintbrush na hindi siya super ubos na ubos sa pintura. Kailangan nyo lang ng konti. Konting-konti. Ayan. Ayan. Okay? Pag yung natanggal na yung moisture, pwede nyo ipahid na dito sa armor. Pwede ang movement nyo circular. Pero ang concept lang nito, huwag nyo masyadong didiinan yung pag-dry brush nyo kasi yung mga recessed na areas, iiwan natin siyang dark. Tapos yung mga nakaangat na areas ng sculpt, yun lang yung matatamaan ng silver. Ayan, kaya ganyan. Kaya umaangat lahat ng detail kapag natatamaan itong silver dry brushing natin. Or gunmetal rather. Ayan. Kaya favorite ko itong process na to eh. Kasi parang nagiging diecast yung laruan or yung part ng laruan. Ayan. Parang metal. Ayan, ganyan siya. Alright, we are done with the dry brushing. Ito na yung progress natin. Here's the shield. Here's the crotch area. Tapos ang next na gagawin natin, i-darken natin to. Mag-apply tayo ng black na primer using, wait lang, ito, black of water-based primer from Armored Komodo Paints. Okay, gamitin natin to mas mga fine na brushes. From Arts Moto. Yan. Murang-mura lang to, super affordable. Apat na brushes, siguro mga 25 pesos lang ata. So, orange set yung piliin nyo. Napakaganda kasi round brush siya, pero fine tip. So, makakagawa kayo ng different line weights dito. Sabihin, pwede kayo mag-thick stroke or thick na stroke. Okay, try natin dito sa knee armor ni Wonder Woman. Ito. Okay. Parang maraming tubig ah. Okay. Okay naman, kumakapit naman. Gagawin lang natin ito dito, sa part na ito, dito rin, tsaka dito. Okay? Okay, tapos ganito yung magiging itsura niya kapag nakakulayan na natin lahat ng parts ng armor. And then, use tayo ng hair dryer para mas patuyin pa natin yung areas bago tayo mag-dry brushing.
Alright, nagawa na natin yung black na parts dito sa kanyang armor. Tapos din dry brush na rin natin yung ng gunmetal gray. And so ito na siya, ito na yung legs. And the other leg. And then we have ito yung breastplate niya. Tapos ito yung arms. The arms. Tapos ito na yung shoes. Next step naman na gagawin natin ay yung sa skin. Maglalagay tayo ng leather brown na wash sa kanyang skin. Sa super plain niya, super pale. Dito sa wash, ang gagamitin natin mas malaking brush para mas malawak yung area na mapapatungan natin na wash. Kasi kailangan natin siya i-wipe off kaagad eh. Yan, okay. Try natin wash dito. So, nakaready na yung tissue para wipe off natin kaagad kapag napahid na natin yung wash. So, yan. Ito yung wash, brown wash. Magkaroon na siya ng dive, ng depth yung skin. Yan. Tapos punasan na natin kaagad. Yan. Dab lang. Okay. So, yan. Ganyan siya. Mas nagkaroon ng texture and depth. Hindi siya yung super plain na, na flesh. Yan. So, ganito na yung maging itsura niya kapag na-apply natin ng wash. Yan. Ito yung hindi natin na-apply ng wash. Oh. Mas pale. Tapos dito mas nagkaroon na ng brown tint. Ayan. Talagyan din natin sa loob. Okay, sa head sculpt naman, mag-apply din tayo ng wash under dito sa may part ng eyes niya. Ayan. Tapos sa may nose, under the eyes. Kasi nandyan yung mga darkest parts eh. Ayan. Tapos pupunasan agad natin yan. Okay. Ito. Ayan o. Smoothen out lang natin using tissue. Tapos another layer. Ayan. 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 Kapag nag-apply tayo ng mga layers of washes, ganito na yung itsura niya. So ito yung unang head sculpt. Tapos ito yung pangalawang head sculpt niya. Okay. Tapos yun sa eyes, gin-gloss over ko na lang din ng pinaint over ko na lang din ng very very faint na light brown or wash ng brown, parang hindi siya super white, kasi pag super white yung white na mata, parang hindi siya realistic, parang siyang crazy eyes. Okay, dito naman sa buhok, lagyan natin ng dry brushing na brown para hindi lang siya super black. So dry brushing lang ng leather brown sa buhok, and try natin dito. Ayan. If you want something, you know. Yan, okay. Pahil lang natin dito. Para magkaroon lang ng ng highlights. Super super dark ng black eh. Ayan. Okay, for the blood effects naman, gamit tayo ng warm red from Hero Paints. Tapos gamit tayo ng super fine na brush from Wei Zhuang Brush. Nabili ko to sa Arts Moto sa Shopee page nila. And mura lang to mga moms, sir. Super affordable. Okay, lagyan lang natin si Wonder Woman dito ng kaunting slash or cut sa face niya dito. Bawasan pa natin ah. Ayan. Mas konti nagdi-drip. Ay, tapos dito rin sa kanyang right na lips. And so ito na si Wonder Woman, you have the blood effects sa kanyang right lip tsaka dito sa kanyang right left cheek. Okay, next, kailangan natin ma-determine kung ano yung left and right side ng each part of the action figure. So, dito sa bilog, hanapin natin yung handle. So, kwento yung handle, ganito niya hawakan yan. So, ito magiging left side ni Wonder Woman and right side ni Wonder Woman. So, lahat ng right side ni Wonder Woman will be dry brushed by light turquoise. And lahat ng left side niya ay kukulayan natin ng magenta. Iti-dry brush natin ng magenta. So, parang ito yung highlight ng different colors. So, touch lang of light turquoise. Hindi naman siya base color. So, since meron tayong base color ng silver, ng gunmetal and black,
dry brushing lang to para lang magkaroon ng highlights. Ito yung cool, ito yung warm. Ano, okay, so start tayo dito sa kanyang ano, sa side na to, ano ba to? Left side ko, pero right side ni Wonder Woman. Okay? Angat ko lang, konting zoom in. Okay. Ito yung gamit ko, yung flat brush na pilog yung round brush pero flat yung tip. Yan. So para mag-create lang tayo ng ano, ng tint lang. Tint lang siya. Ayan. Tapos after nyan, dito naman sa right side yung magenta. Okay, ito naman. Magenta naman tayo sa kabilang side. Okay? Okay, game. Dry brushing tayo, magenta. Okay? Ito yung kabilang shine naman. Pwede naman mag-overlap to eh, sa gitna. Para smooth yung ano, gradient niya. Yan. Okay, tapos na natin yung sprayan ang mga parts ni Wonder Woman. Ito hindi ko na kinustomize kasi gusto ko meron pa rin siyang gold na whip. Alternate lang naman to eh. Tapos ito hindi ko na rin ginalaw kasi nasa pinakaloob naman yan. And then ito yung skirt, breastplate, faces, then the battle damage arms, battle damage legs, and legs. Tapos alt na hands, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na kamay. Grabe yung dami. You have the sword, the shoes, the skirt, the torso, the shield, and the base. Okay, tara, assemble na natin. Alright, there you have it. Tapos na yung ating custom na Wonder Woman from Funjoy. Super ganda rin pala ng Funjoy na action figures. Hindi naman sama for its price. Perfect canvas din for customization. So ang ginawa natin dito, black primer, gunmetal na dry brush. Tapos dry brushing dito ng turquoise. Tapos dry brush dito sa side ng magenta. And then wash ng brown dito sa skin, leather brown. Tapos battle damage yung mga wounds dito, tapos dito sa kanyang knee and sa knee, sa thigh, and then dito sa kanyang arm. Tapos dito sa buhok din, ganun din yung mga highlights din on both sides. Tapos yung base, ginawa rin nating turquoise tsaka magenta highlights. Tapos may signature natin, Ralph Sipra for 2023. So yun. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!